meeting is Saturday to discuss about the Luna Sangre, particularly the action department. This is my, I'm Lester, by the way, I'm Lester Limited, and this is my co-director, Ace Wang Yenbin. He's from Singapore. 大家好，我讲 Chinese， 欢迎你们来到我们的网址，也感谢你们对这个Luna Sangre 的关注，感谢，我是 Ace 王建斌，谢谢。 Translate. John, welcome to Wang Fu, and he's happy that everyone is here, and he's Ace from Singapore. Thanks so much, Ace and Derek. Before we open the floor for questions, I'll show you ADD to give you a glimpse on how our cast members really prepare for the fight scenes of Luna Sangre, the first directed by Derek Hayes and the actress. So please watch this. Wushu is a Chinese martial arts, also known as Kung Fu. I used to be a national team athlete representing the Philippines, and Ace used to be an elite athlete from China. So we are both Wushu athlete, and then we ventured into stunt work. So we became stuntmen before, and then after being stuntmen, we became choreographers. After choreographers, then we became action directors. Thank you very much, sir. Okay, for our first question, we have MJ Felipe. We will see you in this TV patrol. Direct congratulations po. Kasi nightly, ito yung isa sa mga talagang what the viewers look forward to, yung fight scenes. Napakalinis ng pagkakagawa, especially yung mga, yung pilot week, sobrang ganda. Kasi yun ang napanood ko yung pilot week. So, medyo hindi ko na nasundan yung iba pang mga episodes. But so far, it was really one of the striking elements of the series. Kaya ganda-ganda niya. Direk, ano yung instruction din nabigay sa inyo ng management when it comes to fight scenes?
what was the specific instruction? Specific instruction na ipapagawa mo sa mga bida, especially Danielle, Catherine, and Richard. Specific instruction that we got from the producers, from our producers, is definitely importante yung action, nakatahi sa emotion, nakatahi sa istorya. Hindi siya pwedeng action for the sake of action. Kumbaga may nagsusuntukan dahil lang kailangan may magsuntukan dyan. Kailangan nakatahi siya sa istorya mabuti at angat pa rin ang emotions ng bawat actors. Oh, pero sinabi nila direct na, ano to ha, we want intense fight scenes. Talaga over the top, parang ganyan, parang scene, parang pelikula, parang ganyan ba yung instruction? We've worked with Star Creatives kasi before na they known our style of work. So, lagi naman kasing ganun yung inideliver natin, whether maliit o malaking eksena, we make sure that intensity is always there. Okay. Kamusta naman po katrabaho si Danielle at si Catherine when it comes to the fight scenes? Good afternoon, La. Okay. 非常好的，两个演员非常的 professional。在training action， 在现场学动作非常快的感觉的部分非常就是很可以在很快的时间里面达到我们想要的那个效果。So, Samia, with Catherine and Daniel, they learn very fast. Because most of the time we have very little time to prepare and very little time to shoot each and every action sequences. But surprisingly, Daniel and Catherine, they can learn it very fast and they can deliver it the way we expect them to be delivering in a very short period of time. Nagpapadouble po ba sila? We use very, very minimal double for both. Like for example, I prepared a double for Catherine the last time because tatalon siya sa sasakyan. Actually, yung eksena nun, si Omar at saka si Mio, nasa kotse sila and then kailangan umescape ni Catherine, ni Mio. So, sinusubukan, pinakita muna ng double paano ginagawa. And then ginawa niya, she was the one who jumped out of the car. Moving on. So far, direct, lahat ng mga napapanood namin ngayon na scenes, fight scenes ni Catherine, siya yun. Siya. Walang double yun. Well, we use double sometimes to guide her. Paano gagawin? So, gagawin muna ng double yung stunts. Right. Pero yung finished product on TV, siya yun lang. That's all her. Okay. Alright, thank you, direct. Thank you. Our next question, thank you. That's also come from Sir Jojo, and then he the bulletin. I wonder if you promise your actors that they won't get hurt in any of the scenes, do you? Kasi dito sa Pilipinas, minsan nga simpleng sampalan lang may nagkakasakitan pa, may sing-sing na nakakalimutan tanggalin, may kalimutan na dumadapo talaga sa pisne. Do you tell them that? How do you ensure? Because it's part of our job to ensure the safety of our actors. So, we're very professional about it. So, we have a system of how to start the fight scene. Other than just teaching them and just shooting them, we have a system of checking everything, if it's safe. But of course, we tell them and they understood that everyone's shooting an action sequence. Lahat kami is taking a risk. Hindi siya zero risk eh. Actually, it's a high risk endeavor every day that we shoot. So, alam naman nila yun. At talagang, pag nagsusuntukan, natatamaan, umabagsak sa semento, nararamdaman nila yun. It's very painful and it's very, very hard for them. It's something that is not easy to do. And do you allow actors that they move away from the choreography if they feel like it pag nadala na sa eksena? No, we don't allow that. It's very, very dangerous. It should be very, very precise. Kasi may kalaban sila eh. If they veer away from the precise, from the agreed choreography, it can endanger them. So or yeah. No, they're trained. They're very well trained to not veer away from the choreography. And I've always wondered, kung merong trained in
choreographing, if that's what they're used, action scenes. Like we know na kung Chinese action scenes, andyan yung mga incredible na lumilipad, na dumagan, na ganyan yung paa. And then dito naman, we're known for FPJ fight scenes na derapido yung suntukan. Meron bang ganun as the years go? I don't know what the question is. Power 的 action star 带一个动作风格会出来，所以会好多的电影会 follow 这个这样的风格。在一个时期，当有第二个 action star 出来，有第二个风格的时候，就很多人会 follow 第二个，所以每一个年代都会有这样。There is a saying, every era there is a trend in action. For example, during the as what you mentioned during the 70s, 80s, it's FPJ's era. So yun yung uso noon sa Philippines, so yun yung sinusunod. And then sa Asians naman, Asian market naman, it's Jackie Chan who's setting the trend. Jackie Chan, Jet Li. So, but now there's a new trend of every era, every famous actor na sumisikat, meron silang dalang sariling trend nila na action. And then if the trends is set, everyone will follow. What's the trend? Can you set it? So, the action 在我们华人啊，就是在东南亚国家或者在比较亚洲的国家。Action 现在比较流行的是比较实战的，比较有好像我们打 MMA 这样的比较有近距离实战的。如果在 before 这个实战之前，需要的是一种很武术 style 的比较美感的，就是 Action 很漂亮，但是它的距离就是不会很近距离打，会有距离的打。他的动作漂亮，我的动作也漂亮，所以表现出来很漂亮。现在不需要漂亮，需要比较靠近的，有质感的。所以现在有一种，从动作的角度里面有一个非常大的一个 difference。So the trend right now is realistic. The trend in action here, mukha siyang totoo, mukha siyang real. Not necessarily kailangan siya maging graceful, basta mas mukha siyang totoo. Unlike an era before, maybe early 2000s, 90s, ang inuso naman noon, graceful. Parang crouching tiger, hindi lang. So, hindi siya realistic, pero very graceful, very pretty. So, ngayon, nagbabago. Dahil nauso din yung MMA, tapos street fighting. So, ang trend ngayon is very realistic fighting. My last question. How does the fact that the show features supernatural characters give you the leeway to craft the action scenes differently? We craft the action in each and every... Nakatahin yung action na dinedesign namin sa characters. Kunyari, pag makikita niyo si Malia, iba ang magiging action ni Malia kaysa kay Mio. Kasi magkaibang characters sila. Kahit na siya si Catherine, isang tao, pero iniiba namin talaga. Nakatahi siya sa sitwasyon niya, sa takbo ng storya, at saka sa emotions niya. So definitely, ibang-iba kumilos si Daniel, kay Prof. D, kay Mio, at kay Malia. At lalo na kay Sandrino at mga vampira. Totally, the action design is different. And then, ang pinakamalaking challenge dyan, paano mo sila paglalabanin? That will make the whole thing beautiful to see. Like ang isang vampira kasi hindi sila aral sa movement, pero savage sila, kumbaga para silang mga hayop. They're always wanting to bite you or to gusto kanilang sakmalin. So ibang-iba yung action design. Okay, thank you.
something like that. Our next question will come from Julia. She's ready to ask us. Julia. Hello there. I have not missed a single episode of La Luna. So, and honestly, one of my favorite part of the show are the fight scenes. I wanted to ask about two of my favorite fight scenes. One is yung sa episode kung saan pinatahan ng chaser si Luniming Ramos. And yung second is yung si Tristan and si Mio may nakalaban na lang sa area nila. Yung dun sa Moon Chasers at kay Luniming po, yung isang member ng Moon Chasers, si Joshua Collin, has a background in judo. Is it easier to teach fight choreography to somebody who has a background in any martial art? Or mas madali po ba kapag dumating, when he or she comes to the table na walang alam sa martial arts? Mas maganda at mas madali ang isang actor na may martial arts background. For example, sa atin kasi actor na tinuturuan natin mag martial arts. For example, sa other Asian countries, like sila Jackie Chan, sila Jet Li, sila Tony, they are martial artists first na ginawa silang actor. So to make the sequences believable, saka totoo siyang ginagawa. So like for example, si Joshua, he's a judo varsity from UP. And then another Moon Chasers we have is Wushu champion from the national team. So the way we shoot them, real martial artists, and the way we shoot non-martial artists is two different way. So yun, mas madali talaga ni shoot yung mas madali. What allowances do you make for actors who have no martial arts background? For example, like Michelle Vito and Jane De Leon. Normally we train them. Binibigyan naman sila ng chance ng production mag-training. So, nag-train sila for several sessions. Several sessions, several weeks. And then, after that, we assess them kung ano yung kaya nila, kung ano hindi nila kaya. And then, we design the movement according to their strengths. And avoid the movement that will expose their weaknesses. Doon naman po sa second fight scene, yung sa kay Crystal and Pio, doon sa lesson, naging creative po yung use of yung monoblock chair at yung pagbato ng plato ni Pio. Whose idea was it to incorporate yung ganong classic element sa eksena? Actually, it's my idea to use the... Yung action sequence kasi yun na, it's a community. May lasing. Usual naman yan sa Philippine setting or any other movie or TV sets na may lasing makakaaway. So, para maiba naman, ginawa namin siyang mas mukhang fun tingnan. And then, the use of... Mapapansin nyo kay Tristan, lagi niyang gagamitin yung gamit o kasangkapan around him to fight, even though it's not a weapon. That's one thing that we designed for him. Kung mapapansin nyo, meron kami isang episode sa Quiapo, naghahabulan sila. Yes. Tapos kumuha siya ng wali, sa kapaglaban siya gamit yung wali. So, that's one thing that... Big. Yung tubig, yung gwalya. It's one thing that we designed out of his character. So, yun yung isa sa mga pwede mo mabangat. Kung ano ba yung mga dalag yung last question po. Meron na po ba kayong na-choreograph na fight or stunt na tinuro nyo kay Daniel at inayawan niya kasi hindi niya kaya gawin? So far, wala naman. Kasi, very familiar na kasi kami kay DJ. So, alam namin kung ano yung babagay talaga sa kanya. Tapos, hindi naman din kami magbibigay sa kanya yung babagay sa kanya. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Julian. Our next special will come from Sir Anna from the Philippines. Does it help na mahusay sumayaw ang isang action star? Kasi inipindi tayo, during the time of Little Lucky, he was first a dancer before he became an action star. Opo. One thing ang hinahanap namin talaga, if they don't have martial arts background, hinahanap namin sino magaling na dancer pag nagka-casting. Sino magaling na dancer? Because dancer is very well coordinated.
very well coordinated, very graceful. Saka ang advantages ng dancer, kung ano yung nakikita ng mata niya, kayang gawain ng katawan niya, kahit na hindi mo ituro, basta makita niya ng magigayan niya. So that's one thing that is that's one thing that is special about dancers. Like, sa ngayon, we have a new stuntman, we have a new sets of stuntmen that we handpicked from the dance group na mga sikat na dance group around, like yung mga nanalo ng PGT, nanalo ng mga iba't ibang talent show ng ABS. So, hinantik namin isa-isa dun sa mga pinakamagagaling nila. And we created a new smart team that will service the needs of star creatives. Direct, between Catherine and Damien, since my background sa martial arts, si Catherine, sino mas mahusay sa action sa inyo? Ako.其实啊，两个演员啊，都是非常棒的，在动作的角度里面，Catherine有Catherine的优点，Daniel有Daniel的优点，因为Catherine的优点是学东西比较快，所以当你把一个choreography的动作交给他的时候，是很快他就会掌握。Catherine的感觉是他的动作。 打出来会让你有一种惊喜，就是他学了，你会觉得可能打到只是5分，但是在我们在设定的时候，其实他打出来是给你更多的，可能超过10分，所以他们两个的优点都各有千秋了，所以没有说谁好谁不好，但是我觉得。 真的在动作角度真的是非常非常非常有发展的，非常有潜力。According to Derek Hayes, in his opinion, walang mas mabilis na. Both of them has their own strengths in terms of action. Like for example, si Daniel, pag binigyan niyo siya ng action choreography, binigyan mo siya ng instructions, sobrang bilis na pipick up niya. It's like it's very natural to him. For Catherine naman, pag binibigyan namin siya ng instruction, and then ginagawa niya, and then sinushoot na namin siya, her actions leaves a lasting impression sa nanonood. Parang after the episode tapos na kinabukasan, maalala mo ano yung ginawa niya. It's something very special to Catherine. Ako ako pagbigay yung microphone kahit yung yung mga supporting players, they have meron sila mga isang na action. How do you instruct them? Yung mga supporting players, para makala mo mga extra lang. Pero makikita mo may ginagawa sila. In fairness dun sa series. That's one thing that is very, very, tedious, kumbaga, nakakapagod at napakamabusisig ng action. Kasi for example, may war, ang dami, right? There are hundreds of people fighting. Kailangan namin sila turuan talaga isa-isa. Isa-isahin mo talaga. Isa-isa talaga. Oh, like for example, ang namita mga artista maglalaban sa gitna. Nasa likuran nila, itong mga iba pang artista. So isa-isa mo tuturuan niya. May ginagawa. Tapos, isang mga talents at ito kailangan din turuan. Kailangan, kumbaga, if it involves 100 or 200 people, everything is sopat, everything is bilang, everything yung blocking nila kailangan exacto yung position. So that's one thing that is very, very tedious for an action sequence to execute. Kasi ang daming tao kailangan tumuhan. At kailangan magsabay-sabay sila lahat. Yes, they have to be on point. All at the same time. For example, tama ang ginagawa ng artista. Yung extra sa likod, wala sa pwesto. Tsaka tayo, huwitin natin yun. Kailangan lahat sila na sa tamang class. Ano, blocking. That alone, I'd like to congratulate. May tanong ako last time, Mylene. Mylene, bago binigay para kayo. Actually, we also have with us our production manager. Enrico, I think my dean, he should be an artist.
Ano po, may insurance sa mga booster baby, pero specifically for the time, hindi pa po namin nakapagawa. And also, hindi naman po kami gagawa ng any scenes or any time action stunts na ikakaalam na so yun. Because we're under professional team na maayos po natin. Thank you so much. Thank you so much. Of course, we have a question for Sir Edmund, the star. Very impressive yung action scenes of Luna Sangre. When I first saw it, may ito muna naisip yung instructor, so nagulat na ako. Parang kaming ba siya? Parang may pagka-twilight na Hollywood film. First, gusto ko lang itanong, in-can na ba itong mga actions? How long na yung in-can na mapapanood natin na action scenes? Like, for the next 3 months? Kasi ang inisip ko, how are you going to sustain yung galing nung ang haba ng training, ang tagal? Paano yung masusustain yung haba nun? Kung pinabutan na kayo kunyari, di ba maraming teleserye na ipapalabas na ngayon gabi, kung sinusot pa rin ang umaga or the day before. So kung ganito, baka hindi yung masustain to. Tapos later on, pangit na yung action na makikita namin na kung ano yun na lang. So, I just wanted to know how we're going to do it na sa haba ng training. Actually, yung pinapanood nyo ngayon, ginawa namin kahapon. So, prayers na lang. we adapted the situation. Actually, sa totoo lang, to be honest, yung na-ikan lang namin hanggang doon kay John Lloyd and Angel and Richard, yung fight sequence na yun. And everything after that, we shoot it 2 days ahead to 1 day ahead. So it's very tiring. But we created a system how we can adapt to the situation of Philippine TV production. Kasi we really have to adapt. Unlike in other countries, we usually had it before they air. But hindi naman kami bago na sa Philippine TV setting. So we were able to create a system of how we can shoot very fast, edit very fast, and air the next day, or sometimes air after a few hours. How do you shoot the action scenes? Are they separate? Do you shoot them on a separate day? Or the rehearsals are on the set now? We shoot it together with the drama. For example, Star Creative assigned us as a separate unit. So meron kami isang unit, we are called the action unit. Everything na magiging before, sa gitna at after ng mga drama, we also shoot the drama na nakapaloob sa action sequence. So, ang ginagawa namin, on the set na rin yung choreography, on the set na rin yung instruction at learning sa artista, since they're well-trained already, and then we shoot it as we do. So how long does it take for them to memorize the action scenes on the set unit? They're fast. Memorizing actions, they can memorize action in a very short while. But for example, ang isang 1 or 2 minutes na running time sa TV, sinushoot siguro namin yan ng 8 oras hanggang 10 oras. Yung 2 minute na siguro. Because of 3 days? Because of many shots. Iba kasi yung pamamaraan ng pag-shoot ng action. Camera work, camera placement, yung shot composition, and then yun, isang factor din siyempre, aaralin pa nila yung sequence. So, ganun ang proseso. Ang mga 2 minute running time can be done by 8 to 10 hours. May nag-injure na? Minor injuries lang. Wala naman. Pero, wala naman major. Pero may standby. Mga bukol, mga kapitayan. Yeah. Yun ang very, very professional about the ABS-CBN
production, there's always a medic that is done by sa set. At lahat ng mga medical needs na kakailangan for emergency. Sabi na intense pala, ilang 8 hours, no? Parang kaya magkakali eh, pag ito yung, di ba? So, hindi nila dahil mali yung sito. Anyways, you have another question from Ken Hunter, no? Curious lang ko, kasi minsan kapag nag-fighting na yung mga bumpers at yung mga logo, yung po ba mga kalata nila yung mga logo, wala po talaga sila nilalabanan nyo. And kung kaya, kasi diba CGI lang po yung mga logo. You're asking about the dynamics of how you apply the action that the CGI. Oh, okay. Work for the 人啊，人工作啦，两个 question， 就是说有时候是没有的，是自己表演的。但是这个我们在 program 的时候已经把这个 work 的动作 action 已经想象给告诉他的，告诉我们的演员，他懂这个 work 是怎么样的一个动作，所以他要配合这个 work 的动作。有另外一种 question， 就是我们会有 stuntman 扮演 work 做一个有 action 的一个动作来对抗，所以两种出来的效果其实是一样的，只是帮助演员在最短的时间达到看不到的一个 work， 怎么能够达到最贴切的 action， 所以必须有两种，我们在现场看用哪种方法比较能够帮助到演员，我们就用那个方法。We have two ways of shooting an actor fighting with a wolf with a logo. One is they fight nang walang kalaban, parang kalaban na hangin na. Imaginary lang talaga. Isang paraan naman, sinusutan namin ng yung stuntman and then kinakalaban nila yung stuntman na kunyari naka-wolf siya. So, ano yung mas mahirap doon? Depende sa pangangailangan ng sequences o na siya sa karang siya dinibis. Pero pareho lang naman siya. Tapos nakapagkita po kanina yung parang yung mga shinip niyo po kahapon in-air na rin paan siya ko air. Hindi ko po kayo direct parang nababother na magkaroon ng mga holes dun sa kwento. Tulad po kasi na nakaraan na parang yung accelerator Daniel, nabangga niya yung bumpira sa kanan, tapos yung damage ng jeep na sa kaliwa, hindi kayo bother din sa mga ganun, para nakakaroon ng holes. Nandiyan naman lagi sa tabi namin si Miss Miley at si Miss Marisa para bantay. Magkakaroon kami na, pero it's very, talagang inaamin naman natin that we're prone to that kind of error. Pero, dumadaan siya sa napakaraming mata eh, bago siya umiring. Like, kunyari sa mata namin, we have to preview it. Then our producer, we have to preview it. And then sa editing, dadaan ng maraming beses yan sa mata ng mga editors. So, I don't think naman na merong nakakalusot. Actually, yung ano, I have to check it, hindi ko siya alam na may good point na yun. Safe information. Then yung direct, kasi marami na pong maybe 5 scenes. Ano po yung sa tingin nyo na medyo nahirapan ka na i-direct ko? Ang pinakamahirap yung pati makaraan. Yung nagyari, sa Mirasol, yung pinoprotect nila si Sergio Maliari, tapos maraming mong chasers na nasugatan. That's one of the more difficult ones. Kasi maraming mong chasers mamamatay. So emotional yung, more emotional than action. So, tapos magsasabayin mo siyang gawin. Tsaka nagpupulan kasi ngayon eh. So, yung shooting time talaga, umiikli. Before I get back to my to Julia for the last question, direct may Twitter question lang tayo. No? Kasi isa doon sa mga tumatak talagang eksena was the scene na yung sinugod ng mga vampira yung kampo ng mga lobo. Yung nakatay si Miss Kitty Bales, and the
Lahat ng artista kasi ng show nandoon eh. The whole cast is there. And then, it involves so many stuntmen and talents. Actually, wala nang talents eh. Lahat yung stuntmen. So, blocking pa lang. Matagal na. And then, we have to cover each and every actor kung ano nangyayari sa kanila. So, each and every actor, di ba, meron silang fight scene. Tapos, meron pang emotional scene. So yun, matagal kasi una ang action, siyempre you have to choreograph it, they have to learn it, and then they have to rehearse it, and then you shoot it, and then imagine doing that several hundred times. When you rehearse it there, doon na rin ba sa play, doon na sa actual na plays, or like do you like a separate venue for this to do? No, we rehearse it on the actual set para mas malalaman nila yung blocking. And then, kagaya ng sinasabi ko, sometimes perfect ang execution ng lahat ng artista. Merong stuntman na wala sa pwesto, wala sa tamang timing. So, i-re-shoot mo ulit yun. Pero may kapitikilos talaga mo sa scene. Ulit. Kasi kunyari, for example, tinignan mo this way, tama naman lahat ng blocking. Pero merong ang camera na nasa crane, nasa taas yung crane. Pagkita mo, butas yung pwesto, wala sa pwesto. So, yun, pretty. So, yun sa 4 days na yun, kailang ulit kaya yun, like before yung actual shoot na talaga, would you recall how often na kailang beses yung shoot yung that particular scene dun sa 4 days na yun? Sa actual shooting day na yun? We shoot it, action per action. Hindi siya one start to finish it. We shoot it by parts. 4 days na 4 days, 7 minutes. Intenso. Pag yung 4 days, matagal na po. Sa experience mas marami na rin po kayong i-direct talaga. Is it yung 4 days na yun? Sobrang katang. Sa Philippine TV, it's something that is very, very special. Kasi wala namang magbibigay ng apat na araw para mag-shoot ng isang Start creating. Yeah. We would really like to thank Star Creatives for giving us the opportunity, the budget, the time to execute such. Para talaga mapaganda no, para sa ating mga mata. Oh, ang sayo ng mga talents natin for this. Thanks for ayan. So look, I'm going to throw the last question to Julian. Ay, naman yung tukas. Offline na dati discuss yung mga. Okay, for our last question, sir, we have again, Julian. Julian. Ay, okay, may follow-up question si Manay. Ang direct, kaya tayo kung magkakaroon tayong presidente ko ang video. Nako, sandali. Ayun po ang abangan natin sa Luna kasi na natin bilang si Senator. Manalaman natin. Maraming traits ang Bambira na how do I say it? Bambira kasi is a mythical figure, so I don't think we would have a president. Pero siguro ugaling Bambira, possibly. Okay, our last question, Julia. Direct, actually, last question ko. Last Thursday and Friday, kasi I was like reading the episodes, and may isang sumagot sa akin. Sabi niya, sir, pwede niyo po bang i-confirm kung namatay na ba sa La Luna si Rambo? Ang fitbit ko siya dyan tayo. Kasi yung sabutin natin, no? Kasi yung sagutin niya na lang po. Sabi nung nag-tweet sa akin, sir, confirm niyo kung namatay siya talaga kasi siya lang ang inaabangan ko sa mga cheesers. Wait, ang nag-tweet
kayong ay si Julia. Nag-mark kasi Lance ba sa Chaser. So I would like to hear from him on what it's been like for him working on the Luna and kung ano pa ba ang future niya sa show and bakit siya namatay. Kasi hindi ko siya ngayon. Ito, sagutin na lang kaya ang history niya. Kasi yung trivia, police or ano? Let's say po sila. Isa po sa mga moon chaser natin. Hello everyone. I'm Lance Pimentel. So, I'm 18 years old. So, about my experience sa moon chasers. So, talagang I wasn't expecting na magkakaroon ako ng ganitong opportunity. It started as me helping my dad in the Luna Sangre. Parang may kailangan na kulang na tao, may kulang na stuntman, sumasama lang ako. Until Moon Chaser, nagkaroon ng Moon Chaser, so I was given an opportunity. And while doing it, na-enjoy ko talaga. I made friends sa mga castmates ko, naging close ko din. So it was really fun, parang naglalaro lang kami. And I really learned a lot, not just in filming, but also, so pag-isama sa mga different kind of people, so it was a really good experience for me. And so as of now, I think patay muna ako sa show because ang plano ko talaga ay mag-aaral muna ako. So I plan to study in Canada first. So hindi ko na alam kung next time kung may opportunity ulit. I'm sure na I would take the chance or the opportunity na makabalik sa show. So that's it. Because Lance is going to University of British Columbia this September. So the production decided to put an open-ended status on his character. At saka yung nagsapilusan namin sa gilid nga na wala pa kasi siyang solo art card na patay na siya. So, malakas pa po ang sinales na ibig sabihin, lalaman pa si Rambo. Dito kung nasusundan niyo mga Luna fans, alam niya yan, meron po tayo art card na ibigay po kayo tayo sa mga kapamilya natin naman. Ay, hindi pa kapamilya. Mga character na kaya pa niya. Oo, may talaga ng bongga in fair. Gusto ko yung isang bibigyan ng peaceful exit. So we have added questions about it. Okay, but before we proceed to our parting shots, I thank you guys for joining us here. We'll show them another EVP, no? Para talaga mas makita pa natin kung ano yung mga nangyayaring bakbakan sa likod na sa harap na tayo. Habang naghihintay. Hey, thank you po pala, Wang po. Thank you so much. Kuya, kuya din sa loob ng kusina. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyo po sa inyo na inihain dito. At sa venue for Pamulitin. Thank you so much, Wang po. Sana po maulit. Okay, isa yun natin. Nag-shoot talaga sila sa dito. Ang dinin ba alam? Training, ganyan. Sige, hintay lang po natin. Loading. Ayun po, malinaw na malinaw po ang sinasabi. We'll be right back.
Salamat po. Ay, wow.